Isa na namang panibagong pangharas ng China ang naitala sa Panatag Shoal. Ito ay nangyari sa isinasagawang resupply mission ng BFAR. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Kaninang umaga, October 8, 2024, dalawang BFAR vessels, BRP Datu Cabaylo, MMOV-3301, at BRP Datu Sanday, MMOV-2002, ay nagsagawa ng isang regular na resupply mission sa mga mangingisdang Pilipino sa paligid ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea, nang matanaw din ang tatlong Chinese Coast Guard vessels at isang PLA Navy vessel. Lumapit ito at binuntutan ang mga barko ng BFAR. Tinangka ng mga CCG vessels na hadlangan ang misyon ng BFAR, ngunit hindi nagtagumpay. Ang mga barko ng CCG ay binuksan at itinutok ang kanilang mga water cannon, ngunit bigong maabot ang mga barko ng Pilipinas. Sa kabila ng mga mapanganib na maniobra at pagbubukas ng mga kanyon ng tubig, matagumpay na nagawa ng mga sasakyang pandagat ng BFAR ang resupply mission sa mga mangingisdang Pilipino sa paligid ng Bajo de Masinloc. Ang dalawang MMOV ay muling nagbigay ng kabuuang 7 mother boats at 16 na small boats para sa mga patuloy na nangingisda sa ating mga katubigan. Lubos ang pagpupuri sa pinakitang propesyonalismo at pangako sa tungkulin ng ating mga tauhan ng BFAR na nagsasagawa ng mga misyong ito sa kabila ng mga panganib. Hindi mapipigilan ang BFAR mula sa pagtupad sa kanyang misyon ng pagpapatrolya sa buong Philippine Maritime Zone at pagbibigay ng suporta at tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, alinsunod sa mandato nitong ipatupad ang lahat ng batas, tuntunin at mga regulasyon sa pamamahala at pangangalaga sa yamang dagat. Ano ang masasabi nyo tungkol dito, mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood, mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang. Ingat, mga kamix, sa susunod na video na ulit.